Isa pong mabiyayang pagbati sa inyong lahat. Tinalakay po natin sa paunang bahagi nito ang teolohiya ni Pablo at Tiago sa usapin patungkol sa pananampalataya at pamumuhay ng isang tunay na kumikilala kay Jesus bilang kaniyang Panginoon. Magkaiba man ang kanilang kaparaanan ng pagsusulat at pagturing sa salitang mga gawa o works, ngunit iisa lamang ang kanilang layunin patungo sa kabanalan at kaligtasang kaloob ng Diyos. Isa sa pagsasalarawan ni Tiago sa uri ng pamumuhay na nararapat matunghayan sa isang totoong mananampalataya at tagapagsunod ni Kristo ay isinalarawan niya sa kung papaano natin ginagamit ang ating mga dila. Iyan po ang ating bibigyang pansin ngayon sa ikalawang bahagi ng ating talakayang datang. Number 2, Tang, Chapter 3, Verses 1 to 12. Ipinakilala sa atin ni Tiago ang usapin patungkol sa dila sa chapter 1 verse 6 kung saan sinabi niyang, "Kung inaakala ninuman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso." Tinutukoy po sa atin ni Tiago kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya at tagapagsunod ni Jesus, ngunit hindi mo pinag-iingatan ang iyong mga pananalita, dinadaya ka lamang ng iyong puso. Niloloko mo ang iyong sarili at ang iyong relihiyon o pagiging isang Kristiyano ay walang kabuluhan. Nagpatuloy si Tiago sa kaniyang paghahayag sa chapter 2 na kung ang ipinamumuhay mo sa iyong pananampalataya ay walang kabuluhan, ito ay patay. Hindi lamang po iyon at marahil nagsisimula pa lamang si Tiago doon dahil ang kaniyang kabuuang paghahayag ukol sa dila ay mababasa natin sa chapter 3. Basahin po natin ang talatang ito. Ang dila, James 3 verses 1 to 12, Magandang Balita Biblia Second Edition. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay inaibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay.
Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupurit, panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding-hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. A, the tongue is an amazing part of our body. Ang dila nga naman ay nakakamanghang bahagi ng ating katawan, di po ba? Ito po ay isang mundo ng karumihan. Ito po ay nililiyaban ng apoy mula sa impyerno. Hindi po natin ito kayang paamuhin. Ito po ay isang maligalig na kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Ito ay maliit na bahagi sa ating katawan, ngunit kaya nitong magpaliyab sa malawak na kagubatan upang tupukin ang lahat ng mga punot halaman at puksain ang lahat ng mga naninirahan doon. Dinudungisan nito ang ating katawan at pagkatao. Nililiyaban nito ang kabuuhan ng ating pamumuhay. Grabe! B. How can the tongue be so powerful? Paano nga po ba nagiging ganoon ka makapangyarihan ang ating dila? Bakit nga po ba ganoon kagrabe ang pagsasalarawan ni Tiago sa kanyang paghahayag nito? Binigyan po tayo niya ng pahiwatig sa talatang 4 o verse 4, kung saan binanggit niya ang patungkol sa timon ng isang barko. Tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng dila ay dahil ang kalooban po nito ay walang iba kundi ang niloloob o nilalaman ng ating puso. Kung papaano po ibinabaling ng piloto ang timon ng isang barko, ay ganoon din ibinabaling ng ating dila ang kalooban ng ating puso. Sa madaling salita po, tuso ang ating dila. Ang dila natin ay isang chucho o sa salitang Ingles na snitch, dahil ipagkakalat niya sa sinumang makikinig kung anong totoo nating iniisip, kung anong ating tunay na pinaniniwalaan. Ang dila ay chucho. Ipagsasabi niya sa buong mundo kung anong nilalaman ng ating puso. Iyan nga po ang nangyayari sa talatang 12 o sa verse 12, kung saan sinasabi ni Tiago na ang bunga ng olibo ay hindi nanggagaling sa puno ng igos. Na kapag nakikita natin ang bunga ng igos, hindi ito nanggaling sa sanga ng ubas. Na kapag nakakakita tayo ng sariwang tubig na inumin, hindi ito nanggaling sa tubig dagat. Hindi po iyan naiiba sa mismong katuruan ng ating Panginoong Hesus noong sinabi niyang, "Makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga." Matthew 7:20. Sa ibang pananalita po, habang tinutunghayan natin ang ating mga bunga, kapag tinitingnan natin ang ating mga inaasal, kung papaano tayo namumuhay, at sa kontekstong ito, kung ano po ang ating mga sinasabi, ang ibinubunga ng ating mga labi ay siyang ugat ng ating nakikita sa isang puno. Isinisiwalat po nito kung anong tunay na nangyayari sa ating mga kalooban. Kaya nga po sinasabi ni Kristo sa Matthew 12:34,
sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang dila po ay taksil dahil isinasiwalat niya sa lahat ng makikinig kung anong pagkatao ang mayroon tayo, kung anong tunay nating iniisip at pinaniniwalaan. Iyan po ang kadahilanan kung bakit ang dila ay lubhang napakalakas. C. 126 is a frightening verse. Saganang akin po, ang talatang ito ay sadyang nakakikilabot. Alam kong minsan kapag tayo ay nakakatunghay ng mga ganitong pahayag mula sa salita ng Diyos ay nais nating pagandahin ang ibig sabihin nito. Nais nating baliwalain ang ipinapagawa sa atin ito at maaaring maghanap tayo ng ibang kadahilanan upang ipagliban ang pagsasakatuparan nito sa ating mga pamumuhay. Bagamat itinuturo sa atin ni Tiago na kinakailangan rendahan natin ang ating mga dila at pag-ingatan ang ating mga pananalita kung ninanais nga nating ituring ang ating mga sarili bilang mga totoong mga tagapagsunod ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoong tunay, upang hindi mawala ng kabuluhan ang ating pananampalataya. Wika nga po niya sa talatang 17 o verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Kailangan po natin itong isakatuparan sa ating mga pamumuhay, di po ba? Ngunit marami pong mga kaparaanan kung saan kadalasan nating minamaliit ang pagpipigil sa ating mga pananalita, sa ating mga katalinuhan at kakayanan, sa mga bagay na sadyang minamaliit natin ang pagpipigil sa ating mga dila. Kung saan sinasabi nating ayos lang ang makipagtsismisan, sinasabi natin okay lang ang mga panlalait at pagmumura, mga bagay na sadyang nakakasira ng ating pagkatao, ng ating reputasyon, ng reputasyon natin bilang mananampalataya. Pagkaisipin natin po iyan sa kaliwanagan ng chapter 1 verse 26 at sa kabuuan ng chapter 3. Dapat nga po tayong masindak sa ganoong pagmamaliit at mga kadahilanan. Sa susunod na linggo po ay tatalakay natin kung paano natin minamaliit at kadalasang isinasantabi ang pagpipigil sa ating mga pananalita o rendahan ang ating mga dila. Magkaisa po tayo sa panalangin. O aming makapangyarihang Diyos at Ama naming nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat na muli na sa pagkakataong ito ay natutunan po namin at napapalalahanan po kami mula sa inyong salita patungkol sa kahalagahan ng pagpipigil sa aming mga pananalita na dapat po naming rendahan ng aming mga dila dahil ito po ay napakahirap paamuhin at marahil kadalasan naming minamaliit ang pagpipigil sa aming mga sinasabi kung ito nga ba ay nakabubuti sa aming kapwa o higit sa lahat, ito nga ba ay nakapagdudulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Siya nawa po na sa pagkakataong ito at sa bawat araw na ipinagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin, kami po ay patuloy na lumakad sa inyong kaliwanagan at patuloy naming pinanghahawakan ang lahat ng inyong mga salita na amin pong natutunan. Isinasabuhay ito bilang patunay lamang
na kami nga po ay mga totoong ninyong alagad at mga tunay na mananampalataya ni Kristo Jesus na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa nawa po na sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ay magkaroon kami ng kalakasan sa inyong patnubay at paglukob ng inyong banal na presensya sa bawat isa sa amin, ay natutunghayan din sa aming mga pamumuhay ang inyong dakilang layunin, ang mga bagay na nais ninyong aming isakatuparan hanggang sa inyong pagdating na muli. Kaya maraming maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat po sa inyong lubos na pag-ibig sa bawat isa sa amin at sa buong sanlibutan. Dahil ayaw ninyong mapahamak ang bawat isa sa amin, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapiling ninyo sa inyong kaharian. Sa inyo din po namin binabalik ang lahat ng aming pasasalamat, ang aming tunay na pagtitiwala, ang aming pagsamba sa inyong kadakilaan, ngayon, magpakailanman. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Hanggang sa muli po, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Siya nawang ang biyaya't gabay ng dakilang Diyos at paglukob ng kaniyang kabanalan ay sumainyo hanggang sa pagdating na muli ng ating Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu, Amen at Amen.